isang mapagpalang araw sa bawat isa. Kumusta kayo? Panibagong video, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong update naman. So yung bago tayo magsimula, please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. So yan ay sorry, sobrang ingay. Lagyan ko muna ng konti para hindi magingay. So, ayan, day 78 na ng ating mga week. Ayan. At pasensya na kayo, dalawang araw hindi tayo nakapag-vlog, nakapag-update. So, may mga tinapos tayo. At ayan, so far so good. Pero bawas pa rin tayo ng pagkain dito. 4 kilos a day lang yung nauubos nila sa maghapon. At dahil meron pa tayong isa na sobrang lambot. Ito. Ayan. So yan na lang yung malambot natin. So ayan, winalisan ko muna mga kasaka yung ano, kasi sobrang dami ng tubig. Yun, mga ihi nila yon. At naglagay din tayo ng tubig. Naubos yung mga tubig. So, ayan, kung makikita nyo, meron pa tayong isa na sobrang ano, lambot. Ito yung pinakamaliit na to. Ayan. Malakas pa naman siyang kumain. Pero yun lang, malambot talaga yung dumi. So, hindi pa tayo nakakapag-inject at hindi rin tayo nakakapag-purga. Dahil ayoko nga magpurga na merong pang malambot ang dumi. So super late na tayo dito sa ano, dapat nakapagpurga na tayo. Pero kailangan natin na tignan yung sitwasyon ng pinakamaliit na yan. So dapat nag-uubos na sila ng 9 kilos a day, pero overfeeding sa kanila yung ganung karaming pagkain. So mukhang dito pa lang ay fail na tayo, dahil dapat sa day 82 ay grow weeks na sila, pero sa ngayon ay nasa isa't kalahating startex pa lang tayo. Hindi nila kayang maubos yung apat na sako na Startex hanggang day 82. So hindi natin mahabol yung timbang na 37 kilos. Pag naubos yung apat na sako na yon hanggang day 82. So day 79 na nila, naka isa't kalahating sako pa lang ng Hog Startex. So ayan, shoutout nga pala sa Filmico. Ayan, nahirapan kaming maghanap ng Hog Startex at nagkaubusan ata dito ng supply sa amin dito part ng First District ng Albay. So ayan, sana magawa ng paraan kasi ang hirap. Nahirapan ako maghanap ng Hog Startex. Nakakuha nga tayo 12 kilos lang. Okay. So dito naman sa ating day 7 na mga BX. So sa day 10 mag second dose tayo ng iron. So maya maya papaliguan ko itong inahin natin at lagyan ko nga ng tubig. So sobrang init at alinsangan. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Ayan. So ito ay usually talaga mga kasaka, hindi ako nagpapaligo ng inahin nang hindi siya umaabot ng 5 days. So pinaliguan natin to ng 3 days old pa lang.
dahil sobrang alinsangan, sobrang init at nakakaawa. Yung hingal niya ay kakaiba. So ang ginagawa natin pag mga ganitong oras, 11 na ng umaga, so pinapainom natin, pinapaliguan. Kanina nagpaligo tayo, pero yung katawan lang niya ang binasa natin. So make sure lang na ganito yung dahan-dahan lang, yung talagang babasahin lang natin yung buong katawan niya. Tapos dapat hindi mabasa yung buong kulungan mo. Kasi yung mga beak natin, possible na lamigin yan kahit sobrang init. Lalamigin pa rin yan. So, ayan, binabasa lang natin dahil nakakaawa. So, init na init talaga siya. Kung makikita nyo, tirik na tirik yung araw. 11 a.m. pa lang. Actually, mag-i-11 pa lang. O naman ay, so, May 30 ngayon. So, may dalawang araw pa. Pero sa tingin ko, ay walang sinyalis na maglalandi siya. So, nasa 25% na tayong tinamaan ang ating pangalawang inahin. So, si Matet ay nasa magandang kondisyon. Medyo mahina kasi Matet sa darak. So, hinahaluan pa rin natin ng grower feeds. So, ito naman yung ating mga kambing. So, kumusta ang ating Mount Mayon na napakaganda. Ayan, update ng ating mga kambing ay sure na mga buntis na. Ayan, ito silang lahat. Ayan, so ipapasok ko lang sila at papainumin ng tubig. Ayan, dito ko na tatapusin ang video. Ayan, muli maraming maraming salamat sa mga nadaragdag na mga subscribers, sa mga viewers, sa mga nagla-likes ng ating mga video. Maraming maraming salamat sa inyo, sa mga OFW na lagi nanonood ng ating mga vlog. Ayan, maraming maraming salamat sa suporta. Saan man kayong sulok ng mundo, mag-ingat kayo lagi, magpalakas ng katawan, iwas COVID. Laging tandaan, sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. This is Edgar, ang simpleng magsasaka. Peace!